May isang binatang nagpunta sa isang pagupitan na matatagpuan sa Bulkan Barangay 900. Sa unang tingin akala mo ay may gagawing hindi maganda. Pagkakamalan siyang tirador ng side mirror ng motor. Pero kaibigan, nagkakamali ka. Siya pala ay isang mabuting suki ng pagupitan na ito. Agad siyang pumasok sa pinto, tumambay, at hinihawi-hawi ang buhok na tila ba gusto na niyang magpagupit. Agad na siyang nagtungo sa opoan, at nakita niyang may nakaupo na tila magpapagupit din. Pero ang gwapong siga na ito ay hindi nagdalawang isip na sampalin ito sa balikat, at sinasabi ng gwapong ito na siya muna ang mauna. Pinapaalis niya ito, agad naman na tumayo ang lalaking mabuting piling gwapong negro. Nang makatayo ang lalaki ay tila galit itong binigay sa gwapo ang kulay dilaw na bagay. Agad namang nainis ang gwapo kaya hinitak niya ito sa damit. At sinabi na hindi ka uubra. Negro, baka ibalibag pa kita ng 8 beses palabas. Wala naman nagawa ang lalaking iyon. Kaya umupo na ang gwapong tisoy. Maputi, maangas, babaero, astig, mabango, yummy, na si Eyo. Agad na siyang naghubad ng damit, dahil iniingatan niya ang damit na mas mahal pa sa minamahal na mahal mo na di ka mahal ang mahal ka mahal maaalan talaga. Sinimula ng gupitan ang gwapo na ito. Tiyak na mas gagwapo pa ito kung matapos na ang gupit sa kanya, mahihirapan na naman si Eyo na lumabas dahil palagi siyang nilalapitan ng mga babae. Tila ba pagod na pagod na pagod na siyang pakinggan ang Eyo gwapo! Eyo baby! Eyo payakap! Eyo uwi ka na! Di na ko galit! Makalipas ang 15 minuto ay natapos na, at ito na ang resulta. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my Matapos niyang magpapogi, kinuha niya ang kanyang damit. Kinuha din ang brush para tanggalin ang maliliit na buhok na ginupit. Paano niya nakuha yun ang galing? Talaga naman na hindi masisisi ang mga babae kung bakit naghahabol sila dito sa gwapo na to. Eyo, ikaw na. Sa sobrang gwapo ni Eyo, ikaw ay mapapasana all.